Did you cha-cha? Ako, may mga ano, naka-fling muna. So, bar dito, bar doon. Ako, nahihiya ako. Ano yung past ko? Kasi nga, bata naman ako that time at single ako. So, there's nothing wrong with that. Tsaka, sobrang ano ako sa anak ko eh. Yung provider naman ako. So, I don't see anything wrong with finding someone na makakasama mo for the rest of your life. Kaya lang, in the end, napagod ako. Nung na-meet ko si Mike, alam ko sa sarili ko, ay, wala to. Laro-laro lang. Tapos, siya pala. Wow. Di ba, magulat ka? Si Lord minsan, magugulat ka sa surprise niya para sa'yo. Yung akala mo, hindi yon, ayun na pala. Yun na pala. Ay, nako! May nagpapatlang, may nagsasmile sa gilid-gilid. Yes, Ma'am Shiniki. Hindi, sasabihin ko lang. Ako naman, hindi, i-combine mo lahat ng sinabi nila. Ako talaga dapat nandito. Well, no judgment, ha? Lahat tayo may past. And yes. Ang saya, diba? No, what happened naman sa akin, di kinasal ako yung first marriage ko, yung papa ni Oy. After we separated, di umuwi ako dito from Canada, and then I had to go back to work. So sabay-sabay. Tapos at the same time, parang umabot ako sa, aside from my job, ang dami kong social obligations. Tapos parang umabot ako sa point na I think sa sarili ko na guilty ako, na parang hindi ko na siya naalagaan. Tapos ganyan, meet dito, meet ng ganon, para akong biglang nagdalaga. And it came to a point na I met a person, hindi naging maganda yung turnout ng relationship na yon. And that's when I told myself, tama na. Sabi ko, kahit sino sigurong ipakilala sa akin, oo, ayoko na. And then yun, dumating din yung surprise ng life ko na nung sinabi ko na, ayoko na yan. Sabi ko, ibigay nyo na lang sa iba. Hindi ko alam, yun pala yung... the one. Yung mapapakasalan ko. So yun nga, may mga anak na sila bago nila nahanap ang the one. Yes, Ma'am She Carls? Ikaw na naman. Yeah! Wow. Bakit parang may ano? Kay coach parang tayo. Yeah! Pang lima pala siya sa mag-share. Hiyang-hiya naman ako sa apat na anak. Hindi, pero kay coach, kasi kung walang partner ang isang babae pero meron ng anak, disadvantage ba talaga ito? At disadvantage, yung mga ibang nakatingin na sa kanila yon na hindi dapat pinapansin, as long as ikaw, alam mong masaya ka sa buhay mo at may purpose yung nangyari. Pero kung tatanungin natin lahat na nandito na nauna yung kanilang mga anak bago yung partner, I'm sure hindi nila sasabing disadvantage yun, because I'm sure naging dagdag yon sa value nila bilang tao at bilang babae. Di kasi, okay, experience, since nung younger age, like early 30s hanggang buong 30s, it was actually a stigma na parang I have 4 kids. So pag may nagugustuhan ako na parang nauunahan ko na parang, nako, syempre, sasabihin ko kaagad na I have 4 kids. Diba? So laging ganun. Nung 30s ko, now, nasa 40s ko ako, hindi na naging big deal kasi parang ang lalaki na ng mga anak ko, parang biglang dalaga ka ulit. Kasi ang lalaki na nila. Dati kasi nanay na nanay ka. So sinantabi ko yon na parang wag na mag-love life muna ng 30s kasi ang hirap i-explain. So it's really hard to have kids ng isa tapos may ganito. Mas malala kung ang dami, 'di ba? Apat. Oo. So paano kaya? So yung ikaw kasi yung energy level mo of taking care of 4 small kids. Yun yung siguro nakaka-hinder sa iyo from going all out and finding, unlike now na medyo dalaga na sila, meron na rin yung stigma, pero ako tatanungin, issue yun ng mga ibang tao. Hindi naman natin mapi-please talaga lahat. Correct. So oo. As long as you're pleasing and you're happy with yourself, yun yung mas important. At sila naman ang mababaliw sa mga iniisip nila sa'yo. Kaya naramdaman nyo din ba yun na parang after magkaroon ng anak ay merong may magmamahal pa kaya sa akin? No. Ako siguro hindi masyado, pero na-feel ko yung siguro kung may mag-iintay sa akin, ganon. Yun lang yung ano ko. Pero hindi ako nawala ng hope. So, sa ganda mo ba naman yan, Miss Aubrey? Talagang hindi ka naman mawala ng hope talaga. Lahat nga naghintay ata. Oo. Dadagdag ko lang, hindi naman siguro fear for yourself. Kasi, parang ang mas naiisip ko nun is, if I find someone, will this someone accept
my daughter as well. Siyempre may plus one kayo, di ba? Every child is a blessing. Ngayon, kung doon mo makikita ang isang lalaki, pag nirespeto niya ang anak mo, minahal niya ang anak mo, aba, eh karapat dapat mo rin talaga siyang i-accept sa buhay. Totoo yan. Ay! Totoo yan. Yan. Pag inako niya na parang kanya. Yes, doon ko sinubukan si Papang. Okay, nakita ko, nirespeto niya ang anak ko, nakita ko, mahal niya ang anak ko, ito yung lalaking pinagdasal ko. Wow! Pero nagkaroon ba ng time na di yung anak nyo, iniisip nyo na tatanggapin siya, pero yung sarili nyo, ready na ba kayo na magmahal ulit? Napaisip kami lahat. There was silence. Nagkaroon ba ng time na ganun? Alam mo, hindi madaling sagot eh, no? Tanong eh. Parang sa akin hindi agad. Hindi, lahat talaga parang may konting wall. May restrictions ako. Hindi ko pwedeng sabihin lahat. Tapos parang ayoko i-open even yung bahay ko. Hindi siya pwede pumunta agad or ipakilala sa anak mo. Hindi kasi ako yung type na...